Welcome back sa Pinoy MD, and with us this morning is our resident obstetrician gynecologist na si Dr. Q para sagutin ang inyong mga katanungan sa mga, syempre, health-related concerns natin dyan. O, ito na, Doc, ha? Good morning! Magandang umaga, Kumaring Connie, at magandang umaga din sa ating mga kapuso na kasama natin ngayong umaga. Sa mga kababayan ko sa Patnongon, Antique, mayag nga aga kaninyong atanan, bugtaw rin kamo ka magdirek ng program namin. Unahin na po natin ang tanong. Kapag daw ba nagkaroon ng cervical cancer, hindi na raw ba po pwedeng magkaanak? Mula po yan kay Densho Lagatok. Depende naman yan kung anong stage ng cervical cancer. Kasi pag early stage, ibig sabihin yan, mga stage 1, may mga surgical procedures naman na pwedeng gawin na ma-save natin ang matres, ang ovaryo, at saka yung cervix ng isang babae. No? Meron tayong conization biopsy na kung saan yung cone-shaped tissue lang ng cervix ang tinatanggal. O di kaya yung trachelectomy na tinatanggal din yung cervix na ma-affected kung saan yung pathology ng cancer. Pero kung mga stage 3 na yan or stage 4, mga advanced stage ng cancer, hindi na po pwede siya mabuntis kasi irradiation na ang dapat na gamot doon. At pag sa irradiation, ito ay hindi na siya talaga pwedeng mabuntis. Ito naman ang tanong, Doc, kung buntis daw ba ang isang babae, hanggang kailan siya po pwedeng makipagtalik daw? Ang tanong mula naman kay Sai and Cell Tablan. Ang pagtatalik during pregnancy ay hindi naman bawal. No? Ang binabawal lang dito ay kung isang babae ay may history ng premature labor before the present pregnancy, o di kaya during the present pregnancy ay nag-spotting siya, o di kaya nagko-contract yung matris niya, nag-preterm labor din siya, no? O di kaya may mga infection siya na may lumalabas na discharge doon sa puwerta ay hindi pwedeng makipagtalik. O di kaya kung merong mga watery discharge na kung saan ay possible na pumutok na yung panubigan niya, hindi pwede makipagtalik. Ayan mga kapuso ha, may mga ilang pa tayong Facebook questions na makikita sa aming pagbabalik, kaya stay tuned lang po. Baka tanong nyo na ang babasa namin at masagot ni Dr.